Magandang gabi po, mga Cebuano po. Ayun po, before we start po, gusto ko pong palakpakan muna natin sila, yung chairman po natin, si Sir Lowen Magdadao. Ayun po, and then si Sir Warren Dumaytay po. And then si Sir Mark Juan de la Cruz, nasa labas lang po, palakpakan po natin. Ayun po, nabusog po ba ang lahat na pagkain ng dinner? Yes! Ayun po. Ayun po, ngayon naman po, bubusogin ko naman po kayo sa mga tips. Pakilala po muna ako bago ko mag-start. Bali, ini is Renan Santiago po. Kami po yung unang admin ng MVP. Kami po yung mga pioneer na admin ng MVP. Ayun, nag-start po yung company. Kami po yung unang humawak kung paano na natin yung sistema to and yung proseso po. Ayun po, ngayon po, from admin, napunta po ako, nagtitrain ako ng mga home operator. Then, ako po mga nagtuturo sa kanila kung paano yung tamang pagsagot sa mga admin. Then, siyempre sa boosting din po. Ngayon po, magsishare ako about tips kung paano ang tamang pagsagot sa mga kliyente. Then, mag-share din po ako ng ating mga basic boosting. Okay po? Then, sana po, makinig na lang po lahat. Okay. Okay po. Homes stand for Home-based Online Marketing and E-commerce System. Ang una ko po ituturo is how to boost your sales as admin. Sa mga lumang admin po dito, palakpakan po natin kasi ang Cebu po ang isa sa pinakamalakas ng mga home operator dito. Ayun po. Siyempre, kailangan mo ng product knowledge. Tama naman po, di ba, sa mga luma at admin dito, mahirap po magbenta ng product kung hindi po natin alam kung binibenta natin. Kaya sana po, kanina, nakinig po ang lahat sa discuss po ni Ma'am Alpa. Ayun po. And next po, ayan. Pagkaalam na natin kung ano yung mga product na binibenta natin, dapat meron din tayong magandang relationship with the client. Between the admin and the client. Kasi, at totoo lang po, hindi naman po ito, sabihin natin, pagalingan po ang pagsagot as admin. Siyempre, ang kailangan po natin dito is yung tiyaga and pangunawa sa mga client natin. Okay po, ang dapat, unang-una, kasi ang mga product po natin is maganda and then consumable. Ang magiging sales po natin dito is manggagaling sa repeat. Kaya dapat, magkaroon tayo ng magandang relationship between the client and the admin. Okay po? Then next, proper monitoring. Ayan, kailangan po natin i-monitor yung mga kliyente natin. Okay. Ayun po, okay na po. Let's continue po. Ayun, bali na, stop po ako about sa proper monitoring. Ito, kailangan natin po sa mga admin. Dapat yung mga kliyente po natin, proper nating na-monitor. For example, may product tayo na bentahan natin client ng Tacoma. Kung 7 session yung Tacoma, alam mo na mismo sa sarili mo kung anong araw siya ipapalo up. Okay po, kasi 7 session is good for 1 week.
Kasi ang sales po dito, para sa akin po, nag-start ako, na ituro ko sa admin, hindi sales ang tawag pagkauna mo nabentahan yung client mo. Ang tunay na sales, nasa repeat po. Kasi ako po, as admin, nag-start po ako, meron pa rin po akong mga kliyente na nabumibili pa rin po sa akin ngayon. Dati mga ano, nag-start po kami as chief of copy, ngayon meron pa rin po ako nabibenta kapag nagpo-post ako ng region. Bumibili pa rin po. Kasi ako sa sarili ko, sa client, nakapag-build ako ng relationship sa kanila. Kumbaga, ang level of trust ng client sa akin is mataas na. Kaya yun ang kailangan natin dito, good relationship with the client and yung proper monitoring natin sa mga kliyente natin. Okay po? And next, ayan, follow up. Ito po ang pinaka-importante sa lahat. Pag nagpo-boost po tayo, hindi naman po lahat ng mag-i-inquiries bibili agad. May mga kliyenteng magtatanong lang, kasi nag-i-inquire pa lang, ano yung product nyo? Ayan, mga kaniwan tanong. Then, sa mga admin po dito, sino na yung mga naka-experience na mag-PPM na lang ako? Ayan, madami po. Mag-PPM na lang ako, isa pa po, itatanong po muna sa asawa ko. Ayan, di ba? Number two. Anong worst scenario is yung magta-thumbs up na lang. Ayan po. Ngayon, meron naman po mga technique doon. Ang technique mo doon, pabayaan mo yung client mo na huwag mo siyang pilitin. Huwag tayong maging hard seller. Gawin natin, ipaliwanag lang natin ipaliwanag yung product sa kanila kahit hindi man siya bumili. Kasi ako naniniwala, every inquiry is a sure buyer. Tama po? Yes. Yan, kasi yun, doon po papasok yung follow-up. Yan, ituturo din po namin, mga isesend po kaming video sa inyo about ManyChat. Then sa mga basic boosting na pwede nyo makuha doon sa may page natin. Okay po? And next. Ayan, prioritization. Pagdating po, pagka malakas po yung inquiries natin or yung ads, sunod-sunod ang pumapasok na kliyente dyan. Ngayon, for example, ikaw as admin, may na-label sa'yo at least 5 kliyente. Ikaw sa sarili mo as admin, dapat alam mo na kung sino ipaprioritize mo muna sagutan. Kasi may mga, tulad nga po sabi ko nina, may mga kliyenteng nakikiisyoso lang, nagtatanong lang, at alam mo, makakategory mo kung sino agad yung mga bibili. Kaya dapat, yung mga kliyente na alam yung sure buyer, yun ang una mong i-prioritize. Pag napag-avail mo na or na-close mo yung deal, tsaka ka lumipat sa ibang client mo. Okay po? Kaya una-una, dapat ma-close muna natin yung deal ng client na interested buyer. Okay? Then next po, consistent communication. Ayan, consistent communication po, dapat kung paano mo kinausap yung kliyente mong sure buyer, ganun din yung sa kliyente mong alam mong mga nagtatanong pa lang at alam mong hindi pa ganun sure na bibili. Kasi dapat iparamdam mo sa kanila kung paano mo tinrato yung isang kliyente mo na nag-avail, then ganun din sa kanya. Baka mamaya nagtanong how much yan, tapos ibinakron profile mo, ang sagot mo na 650 po, ang Tacoma. Dapat medyo lagyan natin ng lambing lagi yung pagsagot natin. Yes ma'am, good day po. Ang Tacoma po natin is 650. Mga ganun po. Then pwede ko buwang malaman kung ano po yung health concern nila. Then kung ano saan po yung location nyo. Huwag matatapos dapat yung conversation natin na hindi tayo nagpa-follow-up message. Okay po? Lagi po natin tandaan, dapat may follow-up message po tayo sa conversation. Okay. Next po. Ayan. Showing concern and understanding. Dapat maintindihan din natin yung client natin. Kung alam natin sigurado, kung alam natin kailangan niya yung produkto, kung alam natin hindi pa siya ganun o wala pa siyang sapat na pambili, dapat maintindihan natin sila. Baka mamaya, gawin natin maging hard seller tayo. Sige ma'am, try niyo na po yung Tacoma, 650 lang naman po, mga ganun po. Kasi may mga admin akong ganun na experience, nakita ko yung conversation nila. Nagiging hard seller sila. Imbis na maklose nila yung deal sa ibang araw, lumilipat ng ibang page kasi hindi sila nasasatisfy sa pag-entertain ng admin or ng client. Okay po? Okay, next po. Ayan. Ito po ang pinaka-importante. Take notes of client information. Every time na may makuklose po kayong deal or sales, dapat meron po kayong Excel file. Lahat doon naka-indicate yung information ng client nyo. Alam mo doon, for example, name, address, contact number, the number of boxes na binili niya. Para alam mo sa sarili mo kung kailan mo dapat na i-follow up yung kliyente mo. Yun nga po, tulad na sabi ko kanina, kung 7 days yan, 1 box, follow up mo from 8 days.
Kamustahin mo siya kung anong nag-i-effect sa kanya ng produkto. Kung ang naiyokan mo naman yung 21 days program natin na good for 21 days, kamustahin mo yan every week. Para na mo-monitor mo yung kliyente mo kung tama ba yung pag-take niya. Kasi may mga kliyente po, mag-order ng 21 days program natin, yung good for 3 bucks. Ang gagawin na lang, gagamitin na lang good for 2 months. Ibig sabihin, hindi mag-i-effect talaga yon. Kasi ang program nga is 21 days, pero gagamitin nila 2 months. Tapos, ang dating sa atin, magre-reklamo, nagbumili ko ng 3 bucks, pero wala naman nangyari, di ba po? Kaya dapat, para tayo magiging doktor dito, kung ano yung binigay sa natin sa kanilang program, yun yung gagawin nila. Okay po? Next. Ayan, be focused. Sa mga admin po, napaka-importante po nito. Ito yung unang-unang natutunan kong attitude nung nag-start ako sa MDP. Ano lang po, nag-start ako sa MDP. Kahit nawarin ng mga boss natin, nag-start ako, nanonood ako ng video. Nauubos yung oras ko sa panonood ng video. Pero later on, naintindihan ko walang nangyayari. Instead of manood ako ng video, nag-focus ako sa mga kliyente ko. Kaya guys, sa mga admin, huwag niyong gawin biro yung pagiging admin kasi kaya niyong kumita ng kinikita ng branch manager ng bangko dito. Maniwala po kayo, meron po tayong admin sa kabanatuan na ang nagiging commission niya is 39,000. Ang nagiging sales niya po sa isang buwan is umaabot na 650,000. Kaya kung isiseryosohin po natin to as admin kayo guys, I suggest maximum effort lang ang kailangan natin. Then eto, be focused. Focus tayo sa ginagawa natin. Okay po? Ayan, next. Ayan, always be an educator. Kailangan po natin yan. Kasi sa totoo lang po, pag nag-start tayo, hindi naman natin alam lahat. Pero nandiyan po si paring Google. Pwede po tayong mag-search doon, then i-copy yung kung ano. For example, sa health concern, pwede natin kung tingnan. Hindi naman natin kasi lahat kabisado yan. Hindi naman tayo doktor, di ba po? Hindi rin tayo nurse. Kaya pwede tayo. Kaya lang, always check lang guys, baka pag nagka-copy-paste tayo, makakopya din natin yung mga article. Awa? Kaya dapat, do-double check lang din po natin. Okay, next po. Ayan, always be a keeper. Ito po yung proper monitoring ng client. Pagkikip nyo ng client, para katugon nito yung parang pagkakaroon ng good relationship with the client po. I-keep nyo pong mabuti yung mga kliyente nyo kasi yan ang pinaka-importante at yan ang magbibigay ng magandang sales sa inyo. Tugon-tugon po yan. Katugon po niyan yung follow-up. Okay po? Ayan, next. By fit the client. Okay, ayan. Admin's training, how to create a quality conversation. Nagbigay po ako ng mga tips po. Paano magkakaroon ng magandang conversation with the client and the admin. Okay, first. Don't rush to answer a client question. Huwag po nating madaliin. Kahit alam nating maraming pumapasok na inquiries, dapat mag-focus tayo sa isang kliyente. Kasi meron po tayong, pag nag-start kayo as home operator and sa mga admin, meron po kami mga ibinibigay na FAQ or yung mga frequently asked question. Ganun din po yung mga call center. Ganun din po yung ginagamit nila. Yung mga chat support po, yung mga kinaka-copy-paste nila. Kaya lang, dapat huwag nating madaliin. Kasi merong client, how much? PM send, bato. Saan location, PM, yung babato natin yung pang cash on delivery. Dapat, hintayin muna natin yung client. Kumbaga, unawain muna natin yung client kung ano ba yung mga susunod niyang tanong. Okay po? Huwag natin yung kabut tayong parang robot na pagkabato niya ng tanong, send agad ng sagot. Libalibangin lang muna natin yung kliyente natin. Tapos pagka alam natin mga difficult question na, doon pa lang tayo gagamit ng rebuts natin. Okay po? Yan, next. Create a file for possible answer on every health concern of the client. Okay po, papakita po ako na sample. Ayan po. Meron po kaming ginawa na mga sagot sa mga possible health concern nila, for example, sa Tacoma. Then meron din tayo mga possible answer sa question about ibang product naman natin. Ito po, kinuha lang namin to sa Google ng mga admin namin. Kumbaga, natuto na silang
humanap ng idea or ng strategy paano nila mabilis or mas makoklose yung kliyente nila sa sales. So, ipo, yeah, for example, ang health concern is constipation. Meron na po kami nakaready na ibabato sa kanila na parang medyo professional pero hindi alam ng kliyente natin, galing lang po sa Google. Ito, malaki po ang may tutulong nito para sa maklose natin yung sales na nakakausap natin yung kliyente. Okay po? Ayan. Next po is update them for new set of promos. Monthly po, meron tayong mga set of promos. Pero I think, magkakamukha lang naman po. Pero, syempre, ang kliyente, hindi naman kasi natatapos agad yung conversation. Meron tayong ginagawa, yung many chat po, or meron pwede rin naman po yung manual follow-up. Ngayon, pagka may bago tayong promo, dapat i-update po natin sila. Kasi ang kliyente po, pag after bumili ng unang bili niyan, ang susunod, naghahanap niya na ng pre-discount. Ngayon, saan ba akong makakasave? Yan yung mga susunod na tanong niyan pagka bumili na sa unang benta niyo po. Kaya dapat, pagka may promo po tayo, i-update po natin sila. Okay po? And next, don't claim for best result. Always, yeah. Yan po. Don't claim for best result. Always state that it can help. Totoo naman po, always natin state na nakakatulong lang po yung mga product natin. Hindi na, like for example, yung Tacoma. Tulad nga po na sabi kanina ni Ma'am Alpa, hindi naman po siya gamot. Pero effective yung product natin. Basta na naibigay natin mabuti yung proper instruction sa kanila. Kaya dapat, pag-state natin, always state that it can help or nakakatulong. Okay po? Next, ayan. Create a data of all the client close. Ito po yung sinasabi ko kanina na kailangan natin magkaroon na at least Excel file. Kasi yung mga kliyente nyo before, for example, nag-start po tayo ng, sabihin na natin ng May, nag-start po tayo ng operation ng May. Lahat ng mako-close nating client ng month of May is magiging benta rin natin yan sa next month. Kaya dapat meron tayong information na lahat ng client natin na na-close po natin. Okay po, kasi hindi nang, sa totoo lang po, maraming nag-a-advertise na mga home operator. Pero pag hindi mo na-keep ang client mo, masasayang yan. For example, lahat nagbubus. Tapos ako as client, hindi ako na-keep ng admin ko. Hindi ako pinahalagahan, bumili ko ng one box. E naging effective po sa akin yung product. Ngayon, gusto kong bumili ng promo nila. May dumaan ads ngayon, doon ako nag-inquire. Kasi hindi ako pinahalagahan ng admin na kausap ko. Kumbaga, parang hindi niya ako kinip. Kaya dapat, kailangan natin ng mga data ng client, ay mga client natin ng mga nako-close. Okay po? Ayan, next po. Ayan, always greet them if we're going to follow up. Like the words, kamusta? Don't push, eto po, tandaan po natin. Don't push them to buy our product. Let them realize that they need our product. Ito naman po. Huwag tayong maging hard seller. Ang kliyente po, kaya nag-inquire yan kasi interested po yan. Ngayon po, wag nating i-push na kailangan natin yung benta sa kanila or yung sales or yung pera nila. Iparamdam natin na kailangan nila yung product. Okay po? Ayan, magbigay po ako ng tips about sa sales technique. Sa mga admin po rito na nag-start na, then ano po, alam nyo na rin po ito, then sa mga magsisimulang admin po, ayan, mga sales technique po, upsell, cross-sell, and downsell. Upselling is a sales technique where a seller induces the customer to purchase more expensive items, upgrade or other adds-on in attempt to make more profitable sale. Mamaya po, gagawa ko na sample ng mga sales technique na yan. Okay po. Cross-selling is a sales technique used to get customer to spend more by purchasing a product that related what's being bought already. Okay po. Then downsell involves a several of upsell. If a customer does not want the product you want to sell, you suggest a cheaper alternative. Okay, magbigay po ako ng example. Sample scenario po. Sa upsell, yung client mo po nag-inquire about GoFit Coffee. Then, nag-ask ni admin kung gusto niyang magpaputi at slimming at the same time. Ngayon, na-convince mo mag-try ng Regine.
From Gopit Coffee to Regin and Athena Soap. Ibig sabihin, yung 270 mo na Gopit, na i-upsell mo siya na bumili pa ng isang Regin tsaka Athena Soap. Kita niyo po yung difference. Instead of selling 2 Gopit Coffee, 540, kung alam mo may pera po yung client, na i-upsell mo siya sa Gluta, which is 1.5. Then nadagdagan mo pa ng Athena Soap. Ibig sabihin, lahat ng product po natin gumagalaw. Lahat ng product natin na-try niya. Okay po? Yun po yung ano ng upsell. Then cross-sell. Ang client po natin nag-inquire about Regin Gluta na nakumbis mo na itry din yung Athena Soap. Ngayon, ang nabenta mo, Regin Gluta plus Athena Soap, 1.5 plus 220. Okay po? Then next, downsell. Kasi nakakategory natin yung mga client natin, hindi naman po lahat pare-parehas ng kabuhayan. Lahat ng mga client natin. Ngayon, kung alam natin yung client natin, hindi ganun yung, hindi kaya nyo ng budget yung product na binibenta natin or ina-advertise. For example po, yung client natin nag-inquire about Regin Gluta na hindi kaya yung price. Para hindi masayang yung product and para maging, para ma-try niya yung ibang product natin, pwede natin siyang i-allock ng Athena Cream, Athena's Cream or Soap. Or the Slimming Coffee na 270 or yung Ship Up Coffee na 200. Ibig sabihin, kung yung Regin Gluta yung ina-advertise natin, hindi siya nasayang. Nabentahan pa rin siya natin ng ibang product natin sa mababa halaga. Pero huwag po natin makakasanayan na mag-downsell. Ang pinaka-importante dapat tandaan natin, lagi nating i-upsell ang mga kliyente. Ito lang po, itong downsell, isa mga piling mga kliyente lang po na hindi, alam natin hindi ganun yung sapat na pambili niya. Okay po? Okay, next po. Ayan, magbigay po ako ng about sa basic boosting natin. Split test and dish boosting. Okay, first, sa mga nag-i-start po mag-home operator, ito po unang kailangan natin. Mag-secure po tayo ng debit card. Visa or MasterCard. Kailangan po natin yan. Ngayon po, ang madalas na ginagamit namin is yung BDO, Metrobank. Ayan, as long as Visa and MasterCard po siya, pwede natin pang-advertise. Ngayon po, I suggest po, sa exhibition na experience ko, kasi meron mga time na nagkakaroon ng problema yung ads natin, di ba po? Sino po nakaranas dito na ma-disable yung ads? Ako rin po, marami na po. Ngayon po, based on experience ko po, pwede nyo pong itry yung ano, sa mga dati po ha, pwede nyo pong itry yung landmark na card. Ang landmark na card po, kasi minsan, nag-try ako ng BDO tsaka Metrobank, pagka na-disable yung card ko, hindi ko na siya magagamit sa susunod. Pag pinasok ko po siya, your card is temporarily suspended. Di ba po? Marami po nakaranas ng gano'n? Yes. Yes. Ayun po, I suggest po pwede natin itry yung land bank. Yung land bank po, makailan na ako na-disable kasi medyo makulit din po ako eh. Nag-i-experiment po ako sa ano. Pagka nakuha ko experiment na maganda, yun yung sinishare ko sa mga home operator. Yung land bank po, makailan na po ako na-disable. Pero okay pa rin po siya. Nagagamit ko pa rin siya. Pwede tayong kumuha ng land bank po, 500 yung savings. May category po siya, 500 or 2,000. Pwede natin gamitin yung 500. Okay po? Ayan, next po. After natin ma-secure yung card natin na kailangan, kailangan natin mag-set ng Facebook page. Dapat fully set up Facebook page. Kasi si Facebook page po, ito yung tindahan natin online. Ito yung store natin online na kung saan dyan papasok or mag-i-inquire yung mga kliyente natin. Okay po, dapat yung page natin, ayan. Sa paggawa po ng page, pwede mag-isip ng page na name na unique, short at madaling tandaan. Bakit po? For example, Nike. Di ba pagka ang Nike po tapos nagbebenta rin ng product na Nike, tapos naglagay ka ng page name mo na Nike, sa tingin mo, ikaw na nagsisimula, mapupunta ka sa search bar una. Siyempre, hindi po, di ba? For example, Tacoma. Dati ng mga nag-a-advertise. Tapos ikaw, bago pa lang na nag-a-advertise ng Tacoma. Dapat, ang isipin mo ng name ng page mo is unique. Or for example, yung homes name nyo. For example, MBS Marketing. RSBA Marketing. Ngayon mo, ganun. RSBK Marketing by Tacoma by RSBK Marketing. Kasi kung Tacoma pa rin po ilalagay natin dyan, marami na rin po kasing nauna. Kaya pagka isinerge natin dyan yan, hindi po yung page natin yan yung lalabas. Okay po? Pag sinerge ng client.
For example, ikaw as client, saan ka bibili? Do sa page na matagal na, na maraming like, or do sa page na bago? Di obo, doon ka bibili ka sa mas matagal na. Kasi alam mo, mas legit at marami ng benta. Pero ikaw, as nagsisimula pa lang na home operator, dapat ang gamitin mong page ng name is unique. Di baling corny, ang maganda, ang di baling corny po yung name ng page. Basta marirecall ng client. Okay po? Okay, next. Ano po ang mas okay? One product FB page or isang FB store page or general, maraming product? Actually, pwede po siya parehas. Ngayon po, ang disadvantage and advantage lang po niyan, pag gumamit ka ng isang pag gumamit ka ng general page o ng maraming product na nandun lahat ng product natin ng except Tacoma, pag nag-boost ka ng product mo, maguguluhan ka. Kasi hindi mo siya ma-maximize mabuti o makakategory. For example, nag-boost ka ng GoPit, nag-boost ka ng region. Ngayon, pag may nag-inquire ng GoPit, hindi mo maguguluhan yung admin mo. For example, mayroon ka limang admin. Maguguluhan siya kada pasok ng kliyente. Kaya ngayon, kung mag-i-start po kayo, I suggest mag-start muna tayo ng one page, isang product. Okay po? Para maunti-unti po na, step by step. Then pagka okay na, pwede tayong magkaroon ng general page for opportunity. Pwede na may gamitin natin yan. Okay po? And next, ayan. Dapat pagka nag-create tayo ng Facebook page, ang about section is dapat kumpleto. Detailed as... Kasi pagka kumpleto yan at detailed yung page natin, mas paniniwalaan ng client. For yun, tulad nga po kanina, for example, ako as client, nag-inquire ako sa page na bago na hindi naman nakumpleto yung information. Tapos itong page, nakumpleto yung information. So tingin nyo po, doon ako mag-i-inquire sa walang information. Di ba po, doon sa may buo ang information. Kasi makikita mo doon na legit yung page na yun. Okay po? Kaya yan, una natin tandaan. Pag gagawa tayo ng Facebook page, dapat kumpletohin natin yung about section. Okay po? Then, always nating i-update yung page natin para active. Okay? Then, ano ang pwede mong ma-i-post sa page mo? Mga article na Tagalog or English from Google. Ayun pa naman, nandiyan na naman po si paring Google. Kaya magiging kakampi po natin dito si paring Google. Pwede po maglagay ng mga pictures na, for example, about benefits ng product. Ano ba ang constipation? Ano ba ang pagiging bloated? Ayan, ganyan po. About glutathione, ayan. Ano ang naitutulong ng glutathione sa ating katawan? Ayun, pwede natin siyang i-update sa page natin. Para hindi naman po ang laman ng page natin is about promo and then about product. Dapat maglagay din tayo about health awareness. Okay po? Ayan, next. Ayan, pwede din po tayong maglagay ng mga blog or video. Then pwede din maglagay tayo ng mga test. Ayan, mahalaga po to, testimonial. Kasi pagka yung client natin, binisit na yung page, dapat may makikita siyang mga testimony na alam niya dapat legit at effective yung product. Okay po? Then next, proof of clients na na-receive yung product para malaman ng kliyente na legit company po tayo. Okay po? And next, additional notes lang po. The higher your page like, the more reviews, the more engagement sa post, complete about section, the higher percentage na mag... na pag nag-search ka sa FB search button, possible na ikaw ang mag-tap. Yun po yung kinapaliwanag ko kanina pag sa search engine ng Facebook. Dapat, yung page mo, mas maraming review, mas maraming like, and then mataas yung engagement. Okay po? Then next, eto, kung mag-i-start ka, pwede natin gawin to. Spy on other page. Pero wag natin i-re-report yung page po ah. Healthy competition po tayo dito. Kung kukuha lang tayo ng idea, pwede tayong mag-copy-paste doon sa ibang page. Okay po? And next, pwede bang mag-post daily? Yes, much better. Kasi 1 to 2 posts will do informative post and product. Pwede po natin gawin yun sa page natin. Then next, promo. Latest promo ng company, especially if related sa product na pinopromote nyo. For example, yung region natin. Ang region po, papalakas na ng papalakas. Yung sa mga mag-i-start po dito, kung na hindi makakasabay sa Tacoma, I suggest banatan po natin yung region. Kasi, naniniwala po ako nung nag-start po kami ng product na Tacoma, bago pa rin siya lumakas. Yung kung ano po yung kutob namin, then yung mga boss, yung kutob nila, ganun ding magiging kalakas yung region natin.
Okay po. And next, videos and photo. Yan. May mga provided photos and videos na pwede natin i-grab sa page sa mga mag-i-start po na home decorator. Ayun po, we'll also encourage you guys to create your own unique content. Pwede tayong mag-create ng mga banner or pictures natin. Sino po nakakalam dito? Canva. Canva.com. Ayun, sir. Pwede po natin gamitin yung website na yun sa pag-create ng mga unique banner or pictures na gagamitin natin pang advertise. Okay? Then next po. Ayan, after natin ma-secure yung after natin meron na tayong card na pang-boost natin, then meron na rin po tayong setup ng Facebook page. Then kailangan natin ng Facebook na pang-advertise. Okay po? Ayan. Sa mga nag-boost po, suggest gumawa na po kayo ng maraming backup na Facebook. Kasi meron po tayong talaga na di-disable yung mga ads. Pero syempre, kung sinusunod mo naman yung policy ni Facebook, hindi ka naman i-disable. Sadyang may makulit lang po, natulad ko rin minsan, nagiging makulit sa pag-a-ads. Talagang hindi yung disable po ako. Pero, I suggest, habang umaga pa lang po, mag-secure na tayo ng backup ng mga Facebook page. Para hindi maputol yung operation natin. Okay po? Then next. Ayan, unang-una, bago tayo mag-ads, dapat alam natin yung mga policy and rules nila. Meron naman po siya sa Google doon, pwede natin basahin yan. Okay po? And next, measure the effectiveness of your ads by comparing the amount spent on how many comments and messages inquired on your advertisement campaign had. Ayan, paano mo makikita kung maganda ba yung conversion ng ads mo? Simple lang po, total number of inquiries divided by the amount spent. Okay po, for example, meron akong total inquiries na 50. Then ang na-consume ko po is mga nasa 1,000, I think sabihin natin 100 inquiries. Tapos yung na-consume ko po is 1,000 pesos on that day. Ang conversion po nun, i-divide nyo po yung total number of inquiries nyo doon sa amount spent nyo. Alalabas nyo, for example, 100 divided by 1,000, mga 10% po. Pagka 10% po yung ads nyo, ituloy nyo na po. Ito lang po, sa mga nag-i-start po, kanina, may nakausap din po kami home operator sa Webbus. Yung sa Tacoma, ang cost per result niya is sa mga 22 or 25 pataas. Pagka ganun po kasi yung mga CPM nyo or yung cost per messaging, pagka 22 pataas, mga nasa 5% yon. Which is okay pa po yun. Ituloy lang po natin. Huwag lang bababa yung ads natin ng 4 or 3% kasi talo na po tayo doon. Pero syempre, ikaw as home operator, nag-a-ads ka, syempre, mas i-goal mo yung mataas na percentage. Kasi the more inquiries, mas malilis mo yung cost ng spend. Okay po? The more inquiries, the more sales na makuklose natin. Okay po? Okay, next po. Ayan, mga tips po na kailangan natin pagka mag-start tayo ng Facebook ads. Unang-una, kailangan natin your ads must be simple and clear. Then syempre, dapat attractive. Okay po? Next, create attractive caption. Then, pwede tayong mag-set up ng multiple ads test. It can be sample duplicated targeting or different targeting. Okay, next po. Yung ads po, hindi yan namimirmes. Nagbabari yan day by day. Okay po. Then next, ayan. Facebook algorithm din po, nagbabago yan araw-araw, linggo-linggo. Then may mga update din po yung Facebook na dapat updated tayo doon. Kaya matuto rin po tayo magbasa about Facebook policies and rules. Okay? Then next po, ayan, kailangan natin kasi kung mag-create tayo ng ads, kung ngayon lang, hindi po natin matatapos. Ang ads po kasi, nag-takes at 1 to 2 days para makakuha niya yan. Meron naman po tayong mga franchise, mga trainers kung saan yung area na nandun tayo. Pwede tayong magpa-schedule ng training sa kanila para mas matutuwa nating mabuti about Facebook posting. Okay. Then next, sa mga bagong mag-i-start po na home operator, huwag po kayong mag-alala, may ilalabas po kaming videos. Screen recorder po yun kung paano mag-start or mag-create ng Facebook ads. Kaya hindi po kayong mahihirapan. Pero I suggest dapat attend din po kayo ng training. Okay po? And next, ayan. E po, importante rin po ito. Dapat update natin yung page natin, yung Facebook page natin daily. Okay. Sample ng your ads must be simple and clear. Dapat yung picture or banner mo attractive.
Kasi ikaw alam sa sarili mo kung attractive ba yung ina-ads mo, yung pictures na binenta mo. Totoo lang po, di ba? Tayo, pagka tayo yung client, pag nag-browse tayo sa main newsfeed natin, scroll down, scroll up, mas una tayong napupukaw yung tingin natin sa pictures. Hindi naman natin agad binabasa po yung caption, di ba po? Lalo na Pilipino, medyo tamad po magbasa, tama po? Yeah, ito to. Kaya dapat, sa picture pa lang, makuha natin yung attraction. Ma-attract na siya sa pictures ng ina-advertise natin. Then pag na-attract siya, doon pa lang papasok na basahin niya yung content ng ina-ads natin. Doon na siya mapupus na mag-inquire doon sa page natin. Okay po? Then next, ayan. Ito ba mga sample banner po ako dito. Actually, di po ako ganun magaling sa pag-i-edit ng mga picture. Ako alam talaga dyan. Alam ko talaga dati, magsagot lang. Meron pong nagturo sa akin sa Canva. Grab lang po ako ng picture, for example, green juice. Galing lang po itong green juice na to sa may Google. Then ipapakat ko, iayusin ko lang siya sa Canva, then papakatan ko lang ng product natin. Tatry ko na po siya. Pagka nag-work siya, pagka ang ads natin at least lumagpas ng 7 to 10%, tuloy ko siya. Ngayon, pagka hindi po, create ako ng bago. Bagong pictures, then bagong caption, then bagong targeting. Okay po? Ang ads po, trial and error. Ang kailangan natin dito, mahabang pasensya. Okay po? Kasi ang goal natin dito is makapag-produce tayo ng magandang inquiries sa mababang halaga. Okay po? Kasi pagka maraming inquiries, mas maraming sales na may produce. Okay? The next po. Ayan. Set up ng multiple ad test. It can be sample duplicated targeting or different targeting. Meron po ako mga campaign dito. Ayan. Lima po siya. Different targeting po yan. Tapos iba't ibang banner. Makikita nyo po, iba-iba yung result niya. Isa, 7. Yung isa, 17 pesos, 10, 7, then 7. Ibig sabihin, ikaw pagka nag-i-split test ka, then yung budget mo, huwag mong isagad dito agad na 1,000. Kung ang budget mo 1,000 sa isang araw, hatiin mo siya sa tatlo, gawin mo 300. Kasi based mo sa experience namin ngayon, pagka nag-budget ka ng 1,000 sa isang campaign mo, mataas yung CPM. Or yung cost per messaging. Pero kung mag-i-start ka sa mababang halaga, maliit lang po yung CPM niya o yung cost per messaging. Ngayon, alam mo naging maganda yung takbo ng ads mo tapos nakukulangan yung admin mo. Ang gawin mo, magdagdag ka ng budget at least 20 to 25% ng budget mo. Doon mo makikita, pagka gumanda pa yung ads mo, monitor nyo rin po. Pagka alam mo nagiging maganda pa, after 1 day or 2 days, mag-add pa ulit kayo. Ngayon, ang ads mo, hindi lagi natin dadagdagan ang dadagdagan yan. Dumarating yung time na nadating niya na yung pinaka-marireach niya, hindi na magbabago yan. Ang worst scenario, papangit yung takbo niyan. Pag naging pangit yung takbo, balik niyo po sa dati. Ano po, proven ko na po yun. Mag-i-start ako at least 250, 300 is split testing. Ayan, puro 300 po yan. Ngayon, pagka naging maganda yung takbo niyan, sa loob ng dalawang araw, mag-a-add ako at least mga 200 or 100. Then ngayon, pagka alam ko nagiging maganda pa, add pa ako. Pero pagka hindi na nagbago, steady ko na lang siya doon. Okay po? Next. Ayan. Tulad na sabi ko po kanina, yung ads may vary day from day to day. Ads ko kahapon, then ads ko ngayon. Kahapon maganda, 17, 10, 7 or 7. Ngayon, pagdating dito, biglang lumaki. 14, 66, 16, 15, 6. Itong 66 na, off nyo na muna yan. Baka hindi niya araw mo yan. Okay po? Dapat monitor natin lagi yan. Kung ano yung sino mga magandang ads, ituloy niyo po siya. Okay po? Next. Ayan. Always update your page. Facebook page daily. Kasi nakakapagpataas po ito ng engagement ng page natin. Kasi lahat mo naman nag-inquire, pag nag-like man yan or nag-comment sa page natin na hindi naman nag-avail, pag nag-post tayo ng bago sa page natin, mariremind sila. Kasi nakalock na yan eh. Nakalike or nag-comment man siya, pag nag-post tayo sa page natin, makikita niya po yan. Mag-notify sa kanya. Okay po? And next. After natin makompleto yung mga basic na kailangan po natin para makapag-start ng boosting natin, dapat pagka meron pong i-conduct na training, for example, si Sir Romel Jaime po, I suggest umattend po kayo.
Kasi hindi nyo po makukuha ng oras lang o isang araw yung pag-Facebook ads. It takes a week pagka bago nyo ma-master, at least a month nga po eh. Ako po, bago ko siya ma-master, mga 4 months pa po. Makikita yung mga CPM ko dati, mga 70, 80 pesos. Ibig sabihin, sa isip-isip ko, may problem po doon sa ads ko. Kaya ang ginawa ko po, lumapit ako sa mga magagaling na ads master natin, then doon nagpa-train ako. Kaya kung sino po yung mas namarunong dito, then willing kayong i-share yung knowledge nyo, I suggest share nyo rin po. Okay po, para lahat tayo mag-benefits. Okay po? And next, bigay lang po ako ng mga terms and policies sa homes natin. Ito na po yung pinaka-last natin. Una, phishing clients from other Facebook page. Bawal na bawal po yan. Huwag po natin gagawin yan yung sa mga bagong homes operator po natin. Pangalawa, demotivating clients or creating wrong information against other operators or against the company. Bawal din po yan. Then next po, selling product below SRP or cheating promos, reseller program which are not set by the company. Huwag na huwag po tayo mag-underprice. Tama bago po. Then next, any form or manipulation that will have negative impact on the company or the fellow operators are subject for suspension or termination. Ayun po, meron naman po tayong lahat ng mga memo nito na makikita natin sa page. I-suggest lang po, lahat ng memo na lalabas dun sa homes account natin or makikita nating ma-post dun sa main page natin ng MVP, yung update and tools and marketing, sana po basahin po natin. Kasi minsan, baka yung memo na yun is about promo or may mga pagbabago, dapat alam po natin yun, dapat updated po tayo. Okay po? Yes. Ayan. Sana po, mayroon po kayong tinatutunan sa mga i-discuss ko. Then, sa lahat po ng bagong home operator, congrats po. Congrats po sa inyo. Then, eto na po yung break nyo. Okay, so ato pagpagbalik no si Lilian Santiago sa mga tips and updates. So, daga muna katawanan. Sample. Okay, so while waiting no. Okay, so di na to taposo ng natong event kung di mo sulti na to ang CEO ng tong chairman. So ato muna tawag for updates sa nga to ang CEO. Sa ato nang i-mention always kung ang ABS-CBN na ay Coco Martin, nasa tayong Coco Martin sa MVP. Well, ay na itong Coco Martin sa MVP ang atong CEO. Okay, so without further ado, no? Atong sugaton sa pinakamasipang pakpak ng atong CEO, Sir Mark Roman de la Cruz. Hello po, mayang gabi po! Mayang gabi! Grabe, post na mo. Nabusog po ba kayo? Yes! Grabe, namitin tayo sa food. We expect 100 attendees, pero almost 180 tayo. Palakpakan naman po. Ito na lang po ako ha, baka pakantahin niyo ako pag nasa stage ako parang sa Ryan Poon eh. Palakpakan naman natin si Sir XP, tsaka si Sir Ryan. Okay. Nakakatuwa po kasi I think magka 2 years pa lang kami na nag-operate with Tacoma and ang dami na po na kumita talaga. So right now meron tayong almost 50 million years sa MVP. Maraming salamat po sa mga pioneer na homes operator dito sa Cebu. Palakpakan natin. Okay. So this is our updates for the month of April. Okay? Yan. So, kumusta po yung train niya, no? Sir Renan? Okay naman? Mga admins, nasaan? Okay na? Okay naman? Oo, grabe. Paglalo ko lang, si Sir Renan, siya yung before, I think 2017, siya yung aming isa sa mga pioneer admins natin. Okay? Ngayon, may hawak na siya na nasa 60 admins. Tarlac, Pangasinan,
Then ngayon, hawak niya na yung buong Luzon as franchise manager. Actually, from admin to franchise manager, ngayon nag-drive na siya ng bagong kotse niya. Grabe. Wala pa mo, almost a month pa lang yung kotse. Asa na ba yun? Ito wala. Nagwa-vitamins. Okay? So, hindi po makakilala sa akin, Tagalog po ako. So, yung tawanan niyo po kanina, hindi ko naiintindihan. Nakikitawa lang ako, di biro lang. Yung iba, nakakaintindi na po ako, gamay lang, mga ganito lang. So, sana mag-stay ako ng mga one man dito para... Okay! So, ito po yung updates natin para sa mga bagong homes operators natin in admins. So, good news kasi right now meron tayong 32 branches all over the Philippines. Okay? Then, i-mention ko rin po yung ating isa na top leaders, yung ating icon, Sir Warren Lumantay, palapakan po natin. Yan. I think Monday, Tuesday, nasa Manila kami to finalize po yung Hong Kong country stockist natin. Yan. So, magiging available na po yung mga products natin sa Hong Kong. Iniintay lang po natin yung system. By first week of May, so pwede na tayong mag-encode order to Hong Kong. Okay? Pag natapos yung system natin sa Hong Kong, next up, Macau, no? Hong Kong at Macau. Hong Kong and Macau. Sabay na po yun. So, pwede na tayong mag-boost ng Hong Kong. Pwede na tayong mag-boost ng Macau. And South Korea. South Korea. Next po yun. South Korea. Ngayon, medyo nagtatry kami sa Singapore and Japan. So, sana may open natin this year yan, yung 5 na Southeast Asian countries na yan para lahat matulungan natin. Tama? Kasi marami tayong kaibigan OFW eh. Okay, mga yan yung ginagawa nilang part-time. Okay? So, this is our update po. Yan. So, ito na yung mga good news natin. Yan. Soon to open branches po natin next month. So, alam ko, excited yung ibang mga nagbubus. So, yan. Open na ito next month. Vigo City branch, Davao City. Okay. So, ang target ko kasi, since ang good news natin, palapakan ni Sir Paul. Ito si Paul. Ngayon, patapakan natin si Sir Paul, si Sir Oliver, si Sir Roman. Open na yung buong COD Cebu, I think, tama? Buong Cebu. And our target is to open all COD areas dito sa Davao City. So, para wala nang tapo na customer. Sayang, di ba? Okay. Next! Yan! Okay. Ito, nandun na yung office, nandun na yung ating expansion officer, si Reggie. So, mag-open na tayo ng Ilocos Sur. Yan. May po, promise, okay na to. Sigurado po yan. Then, yan. Bataan branch. Nag-visit po ako sa Zambales, Bataan. Diba sa system natin, Zambales and Bataan. Okay? Ngayon kasi, halos buong Luzon kasi na i-open na natin for COD. What's my next plan? Ang next plan ko po, dadalawahin natin yung office per branch. Para yung hindi natin nakukuha sa COD ngayon, makuha natin lahat. Ito kasi, yung pong Zambales and Bataan, medyo gitna kasi yung area niya. Sa Bataan, madami pang mga city dito na hindi pa nakikigat for COD. Kaya nag-plan kami na mag-office na rin sa Bataan. So yung bago nating office sa Zambales, igigit na natin para makuha yung ibang cities sa Zambales and cities in Bataan. Okay? Malaki po ito eh, kaso may mga mounting ano dito. Sa dito kaya niya din kaya, so gigitnaan na lang natin. Okay? So next, ayan, malapit na. Iloilo City. Maybe next, first week of May, okay na doon? Iloilo City branch. Grabe po yung Bacolod natin. Maraming thank you sa mga nagbubus sa Bacolod. Ang lakas ng Bacolod natin ngayon. Medyo natatambakan na kami. Pero hinahabol po natin, naghahanga tayo ng one rider pa. Maybe two riders by May kasi ang dami ng transaction sa Bacolod natin.
Ito pa. Dami, no? San Carlos City Branch. Dugtong-dugtong na. Dumaguete, San Carlos, Bacolod, Iloilo. Ano pa bang next? Meron pa. Tawi-tawi. Tacloban Branch. Okay. Yung BP natin, si Miss Benalim Abugin, siya po yung mag-o-open ng Tacloban Branch. Pag na-open itong Tacloban, next na yung Ormoc. Kasi medyo malayo eh. So, yun po yung next natin pag na-open to. Then, I think meron pa. Butuan. Sorry. Iba nga pala yung... Kasi po sa amin, sa Tagalog, pag binasa nyo po yan, butuan. Dito pala sa Visayas, bawal. Hindi ko po kasi alam kung anong tawag sa amin. Gulong nyo na lang po sa akin mamaya, ha? Kasi sabi na ni Sir, okay na. Butuan Branch. Butuan City Branch, Agusan din, Norte area. Grabe. Meron pa ba? Ay, ayaw na niya. Ayan. Okay. So, yung mga bagong homes po natin, pakitaas ang kamay. Mga bago, okay. So, ito yung benefits po pwera dun sa retail profit at sa kitaan po ni homes. Okay? Para alam niyo lang po kung ano yung nare-receive ng mga homes operators natin monthly. Okay? So, every month, meron po tayong top sellers monthly. So, meron tayong first, meron tayong 6 up to 10 na 2,000 pesos. And top natin is 10,000 pesos. Second is 864. Yun yung mga top sellers for the month ng homes operators. Okay? So, pera po ito dun sa retail. Hindi kasama to sa retail. Then, meron din tayong global pool. Baka nakikita nyo lang doon, di kayo nagtanong. So ito na po, meron tayong global pool or profit sharing po ng company. So monthly po, ikinikredit na to sa e-wallet po ninyo. So yung requirements of this, ay kinadiscuss kanina. Tama po, ano, 20,000 CB points ng total sales po ninyo. Personal sales. Tacoma, ilang CB? 40. Region? 100. So if maka 20,000 CB tayo, total sales for the month, meron tayong 1 share. So last month, ang shares natin, I think 3,700 per share. Okay? So kung kukumpitin nyo po yan sa region, that's 269,000 gross sales share. If Tacoma Pure, nasa 320 plus. So meron ka ng 1 share sa global pool. Okay? Then next, ayan. So meron tayong binibigay, excuse me, may bigay na cash incentives. Okay, depende po sa mood ni Sir Romel. So nagbibigay kami ng cash incentives po sa mga nagtatap. Okay? Tsaka sa mga performing homes. Okay. Pero right now, good news, meron tayong raffle at 10 na 3,000 pesos yung raffle. Then, ha? Ano nangyari? May nangyari ba? Masyarap! Diba? Then, meron tayong dalawa na 5,000 pesos na kaya bibigay. Okay? So, ito. Ano po nangyari? Teka, andito po ako. Hello po. Andito po ako. Andisalita po ako. Okay. Then, nagbibigay din tayo ng computers. Okay. So, pero wala po akong computer ngayon. Pagbalik po namin, May, promise, magparapon tayo ng computer. Gusto niya? Yes! Sige. Okay, next month, promise yan, ha? Makakalimutin pa naman ako. Panote niyo po, ha? Okay, next. Ano pa? Yan. Meron tayong raffle. Okay. I think last time, cellphone, computer, desktop, cash prices. Kaya please, pag may updates po tayo, attend po kayo. Okay? Kasi yung mga updates na rin, importante po yun. Yung kanina diniscuss ni Sir Renan kanina, importante po yun. Lalo na sa Facebook, maraming changes sa Facebook. Algorithm, marami yan. Hindi lang po kayo yung tinatamaan sa ads, kami din. Okay?
So medyo mahirap kasi everyday talaga nagte-testing kami para ma-share po namin sa inyo. The expenses with that testing ng ads, boosting sa amin yung naka-charge. Kami yung nagtuturo naman sa inyo kung ano yung gagawin po ninyo. Okay? Then please, meron po tayong group page sa Facebook. Okay? I think homes... Ano yung group page sa Facebook? Marketing tools and updates sa Facebook. Okay, yung mga upline po ng mga homes operators, paki-add na lang po sila. Lahat po ng marketing materials, kinumpleto po namin yun. Product information, system, lahat. Training ng Facebook, how to boost, lahat nandun po. Okay? Babasahin lang. Even admins na product description, lahat nandun po. Okay? Yan. So ito, ito yung dating raffle natin. Meron tayong mga TV. Ano ba to? Desktop computer, t-shirt, iPhone, iPad, yan. Okay? So aside from, kita nyo po ah. Then ito pa, nagpapa-travel po tayo for free lahat. Wala po kayong gagastusin sa mga bagong homes. Okay? So ito po, Hong Kong to, Hong Kong Disneyland and Ocean Park. 3 days and 2 nights po tayo. All expense paid. Wala na kayong dadalhin kung hindi yung sarili po ninyo. Okay? Then, ito, ang umate nito nasa 60 plus. Ano kadami? Then, meron din tayong mga incentives for admin. Bago to. Okay? Local and international po yung pre-travel natin. Next. Yan. Ayan. Makinig po kayo. So, meron tayong bagong promo. Actually, hindi pa tapos yung Japan natin. Meron tayong next promo. This is Taiwan promo. Travel date is November. Sino po taga Shantal? Shantal? Wala. Ay, ayun. Okay. Sabay ni Shantal po ito. November. Okay. Requirements? Ano ba ito? Ayan. So, requirements. Must hit April 2019 to August 2019. 5 months po yung period. Okay. Paano yan? Simple lang. Makakakuha ka ng ticket if ang benta mo is 1 million sales in 5 months pag accumulate. Teka lang po. Saglit lang. 1 million sales po ng Regime and other products. Yung mga nag-start ng Regime and other products, 1 million. Okay? Pero kapag pure Tacoma, alam naman natin, viral na si Tacoma. 2 million lang. 5 months. Tuwan-tuwa na yung mga nakaka-1 million dito. Oh. Ha? May naka 6 million ba dito? Grabe. Kung isa lang po yung asawa nyo, dalawa, okay na. Okay? 4 million. Dalawang ticket to Taiwan. Sino yung mga bago ulit? I-hit nyo po ito ha. Sayang po ito. Sayang. Kasi ang plan ko sana next year, kung hindi South Korea, Europe tour po yung ipopromo natin. Kaya, ano ba yung baka mamaya pangit na namin sinabi ko? Next year! This is training period po ninyo sa mga bago. Okay? Pagbutihin nyo na ngayon kasi next year mas maraming travel na ko ibibigay. Okay? So kanina nga napag-usapan na nyo, what if magpa-Europe tour naman tayo, di ba? Ay, aray ko. Aray. Ano? Gusto nyo Europe? Yes! Di wow. Okay na tayo, Taiwan? Yes. Sure. Yan. Habang nagbebenta yung admins mo, ikaw nagkakapisa Japan, Taiwan,
Grabe. Power yan. Next! Eto pa. Ay! Sino? Ay, ito na. Meron kang one ticket if na-promote ka ng Holmes Emperor. Ang dami nagre-react, oh. Kaya lang may requirements. Kailangan may 250,000 gross sales ng Regine or 500,000 gross sales of Tacoma Berry. Maliit lang yan. 100,000 per month. Okay? Eh, paano po kung naka 2 million ka? Holmes Emperor ka pa. Tama? So, meron kang Holmes Emperor ticket, meron kang isang sales ticket. So, meron ka na 2 tickets to Taiwan. Eh, magbabait naman yung Holmes operator. Binibigay lang sa admin yan eh. Natawa yun. Nakarelate. Joke lang daw, joke lang. Okay, next! Yan! Sayang di po kayo umabot. Gusto niyo ng Boracay tour? Yes! Grabe. Ang bilis niyo sumagot ah. Wait, di pa kami nakarating ng Boracay. Okay, meron po tayong travel ngayon. 96 participants po ng Palawan. Free itong May 4 to 6. I think half of 96, more than half of 96, nanggaling dito sa Cebu. Napahan natin. Yung iba dito, homes operator, sobrang busy magbenta, ang pinapunta na lang yung admins nila. Marami ka mabait ang homes operators dito, ano? Next time, admin na lang yung promo natin. Ano po? Huwag na yung homes. Okay, next! Siyempre, kung meron tayong Taiwan, meron tayong Japan. Ayan. Grabe. Maraming salamat po sa mga homes operators. Dahil po sa inyo, makakarating ako ng Japan. Pero... Okay. So ito po, travel period po ito ng mga nag-qualified sa Japan. Okay. So ito po, dalawa po kasi ito, June to November. And December to April, so hindi pa tapos. Okay? Pero medyo malaki lang yung quota. So ito po yung updates natin kung sino yung mga nag-qualified for batch 1 and 2. Okay? So Rushmore Marketing from Pampanga, one ticket to Japan. RGT Marketing also for in Pampanga, one ticket Japan. Shane Dupay, I think from Cebu. Yes. From Cebu, one ticket. Nani siya eh? Wala po? Five dads. MJCJ Marketing, one ticket Japan. Wala. Wow! Sir Eric Nino! Grabe. Sir, sir, married ka na? Wala pa? Ah, very good. Tawad mo. Power ka. Tinanggi mo agad. Lagot. Okay. Actually, malapit pa lang to pero kinualified ko na, sir. Alam mo yan, di ba? Kulang pa yan eh. Tama ba, Miss Alpha? Opo. Pero, konti na lang. Malapit na ano? 500,000 na lang? 4 days pa? 1 million pa po. 1 million pa? Hindi, okay lang, sir. Qualified na siya. Palapakan natin, sir. Okay. Miss Grace Lastimoso, one Japan ticket, batch 2. RBF Marketing! Sir Raymond! Sir, may iwan ka daw. Mag-aalaga ka. Di pwede. Joke lang. Okay, next. C4G, C4 Marketing. Si Sir Erwin. Ala. Birthday niya ngayon. Ah, birthday pala. Sir Erwin. Bantayan ko, ano? Bantayan na yun ang malayo kasi sila. Okay. Next! Five Dots Marketing, 2 tickets sa Japan. MBS Marketing, grabe, tatlo! Si Sir XP po yung kanina. Sir, tayo ka naman, sir. Sir, tayo ka naman. Ayan, oh. Ayan, oh. Palapakan na Sir XP. Ayan. Sila yung mga naunang naniwala sa MDP. Maraming salamat, sir. Ako, grabe, dumami na talaga. Next! E-Dubs Marketing, 4 tickets. Grabe, dami. Joe Sack,
5 tickets! San Jose? San? Ito. Sir, ah! Grabe. 5. Paano kaya ito? Isa lang naman siguro, asawa ni Sir, ano? So, bibigyan na lang sa admin. Next! Bionic Marketing, 5 tickets also. Grabe, dami. Mila Marketing! Tayo! Tayo! Ayun lang yun sila! Sila Sir Don Noel and sila Gina Lee, nandiyan sila. Congratulations! Grabe, 10 ticket yan, ha? Grabe. Ilan kayo? Tatlo lang. Rapo na natin dito. Ayaw, ha? Okay. Sarap, ano? Ano po? Gusto niyo ba? Ma'am! Listen po ah. Yung sinabi po nila lahat kanina dito, totoo po yun, talaga nag-start sila from scratch. Pag-aralan niyo lang po talaga. Number one, sa business na naman po talaga, may failure naman yan eh. Okay? Lahat naman. Bago mag-success, may fail muna kayo. Pero pag pinag-aralan niyo talaga yung sistema natin, maniwala po kayo. Sabay niyo lang po ng dasal yan. Mangyayari po yan. Okay? Pero kung nagdadasal ka, wala kang ginagawa, wala pong mangyayari yan. Okay? Ano po nangyari? Nagkagulo ah. Okay, next! Meron pa ba? Ano yan? Parang may itlog yata sa loob. Ano to? Unraffle! Grabe. Okay. So bago po tayo mag-raffle, first, gusto ko muna magpasalamat of course sa mga tao na prepare na to. Of course, si Sir Romel, palakpakan po natin. Si Paul. Sir Oliver, ayan, palakpakan natin. Then yung ating mga malulupit na admins, okay? Okay. So for your info lang po, starting May, so si Sir Romel, hindi na siya franchise manager, siya na yung bagong vice president for business development ng Visayas and Mindanao. Palapakan po natin. Nauna na. Okay? So tatawagin ko po dito si Miss Alpha, Sir Romel, para mag-raffle tayo. Oh, mamaya na? Ngayon na? Ngayon na po. Sige, wala pa. Nagsulat po ba kayo ng attendance? Yes! Teka lang, meron po kayong concerns muna? May concerns po tayo? Questions? Clarification? Okay, may question. Teka lang, may question lang ako. What if lang magkaroon tayo ng raging soup? Raging whitening soup. Eh, wala nang react. Nagtatanong po ako, hindi ko sinasabi sa inyo. What if lang naman magkaroon tayo ng raging soul? Ha? Hindi ko po binibenta sa inyo, ibibenta nyo. Ilero lang. Ano po siya? Same ingredients with raging glutathione. Okay. Ipa-partner natin. Raging glutathione with raging soup. Opo. O, gusto nyo, ganito na lang. Ibahin natin. Tacoma soup lang. Ayaw nyo mag-react eh. Ayaw nyo? Yung Tacoma soup, hindi po pang body. Pang ano lang. Pang dun lang. Sa talikod. Pagdating nyo, tuwantawa kayo sa Tacoma soup. Yung raging din nyo pinansin. Okay, so proceed po tayo. Magpaparapon na po tayo. Ayan, so si Miss Alpha po, palakpakan natin siya yung mag-host. Ako bubunot. Okay, pati. Okay, kaya lang ano nyo po ah. Bismillah po. Yung pong raffle natin para sa hummus. Okay? Clear? Baka may tanong po kayo. Paano kung yung admin yung nabunod? Tama po?
Siyempre sa home shoot. Ayaw niya? Ayaw. Walang nagsalitang admin. Sabi nila, kawawa naman ako. Okay, magalala, magpapakain naman yung home operator. Maniwala kayo. Di ba, ma'am? Sir? Wala sumagot na naman? Yes! Huwag na natin tuloy ito! Ikaw mag-verify. Sige. First, 3,000. Pakaswerte. Mil Dulceras. Meluani. Oms. Palapakan natin. Okay. Isa po siya sa Pioneer Admins ng MDP, Cebu. Pero ngayon yung sarili na siyang homes. Grabe. With... Iba pa yan. Grabe. Oh, mamaya na daw. Dito ako muna. Feature mo na dito. Mamaya na daw. David, doon ka lang. Doon ka, sir. Dancing. Next! Ganun. Sinyo ka lang daw, sir. Hirap naman ito. Dinalaga ng number mo, girl. Romy Alante. Homes? Homes po? Homes na po. Hindi pa lang na. Ano daw? Romy. Ano pangalan? Romy Love Arante. Romy Lou. Wala. Homes na po, ha? Okay na daw? Okay. Help. Ay, grabe. Christian Saak. Homes. Sir, dami mong Japan ah. Joseph Marketing ko na, tama. Ginelli Arbuiz. Ginelli Arbuiz. Homes po? Anong homes po? Abang wala. Anong homes po niyo? Okay. Ah, ito pala lang isa na sisiyak ko na. Sorry ah. Ah, ano nangyari po? Tayo po kayo palapang po niya. Isa ay, paano ba yan? Pero hindi pa namin natawagin ito. GCA Marketing. Ano ba? GCA Marketing. GCA Marketing. Marie Chris Aventurero. Wala? Marie Chris. Homes po? Wala na. Homes po? Yes, go. Ayun daw po. Username po. Yes, no, po. Yes. Ano po? Yes. 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 Okay. Tama, mag-join ka na ha. Sir. Ah, guess po yung name ng homes. Username. O, guess lang. Hulaan daw natin. Gulo mo?
Ma'am Rose! Grabe! Don Seras, lagi na lang! Lagi, ang swerte mo sa Rapol, ma'am, ano? Ha? Wala ako sinabi. Marcia Carrion! Carrion! Marcia! Ma'am, homes ano? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alam niyo pwedeng sabihin nga. Mag-homes lang po kayo. Nakita na ba? Kirby Brooklyn. Brooklyn? Brooklyn? Ano po to? Kirby? Kirby? Brooklyn? Brooklyn? Wala po? Wala? Wala. Kabuenas. Sana din ang mabunod si Sir XP tsaka si Sir Ryan. Ano, huwag na mabunod. Tsaka si Sir Joseph. Ay, nabunod na pala. Mary Ann Caputolan. Homes to homes? Ano daw? Ano ba? Ano? Ha? Guest po? Pag guest po, ano? Hindi po, kailangan meron po kayo either admin or homes. Aba. Guest ma'am, guest. Ma'am, guest. Guest sir. Sir. Ano ma'am? Ayos po sa, yung sa rapo ngayon is po sa host na host. Okay, sige, ganito na lang. Magbigay na lang tayo ng 10 na 1,000 for guests mamaya. Nangiti ako. Eh, yes ma'am, ano yun ma'am? Ano ba talaga ma'am? Yun nga po tinatanong ko, ma'am. So may homes po si ma'am? Yes, included siya sa ma'am. Sige ma'am, sige attorney. Okay na po. Kasi tinatanong ko ma'am po kasi eh. Guest lang po kasi po. Sino yung guest kanina natawag po? May 1,000 po kayo sa akin mamaya, ha? Teka muna, hindi ko pa tinatawag yung isa. Ito yun. Hindi, ito yun. Kaputolan. Hindi, yun yung guest kanina. Okay, ito kasi tinatanong ko tatawagin pa. Marcia Carrion, yun yung guest kanina. Hindi, ito tinatanong ko kung tatawagin pa natin. Sino po si Sir Penis? Sir Penis ka nasa, tatawagin po ba natin? Huwag na daw? Sir, nahulot ka, wala akong magagawa doon. Hindi ka na dito, sir. Okay lang, pamigay ka lang daw niya. Bigay mo sa akin, lang. Sa akin, bro. Okay. Wala po ba tayong mga kamay? Uy, teka lang po, ba't po wala niya kayo lahat sa gilid? Ito po kayo sa gitna, ma'am. Oh, madilim dyan. Walang ilaw. Yes. Wells Fredelisa. Wells. Oh, okay pa pala. So, pipicture lang po kayo ni Sir, ano? Oh, madilim. Pwede na po tayo bumaba. Joke lang. Gino Benaventura. Gino Benaventura. Holmes. Parang... Ganun. Baka sobrang na sila, ma'am. Ma'am Rose, lagi ka na lang, look.
Meron pa. Slim shape pa. Meron pa. Meron pa. Hindi na. Book ka na, ma'am. Last one. Christine Don Al Barasing. Hoax na hoax. Okay na? So, ayan. So, palapangan po natin yung ating mga 3,000. Okay? Okay? Okay, upo na po kayo. Bahala na po kayo mamaya sa kayo pa sa inyo. Teka lang, yun po yung ano, yung kaninang nabunod na dalawa, yung guest, bibigay mo na? May pera ka na? Ah, may pera pala si Alpa, bibigay na po sa inyo. Balik po kayo, sorry. Ito na po. Bili na. O sige. Yung 21,000 po, punta na po kayo, yung guest kanina, yung mga nabunod. Sino po yun? Teka, nagkagulo na. Ma'am, punta kayo dyan. Kayo yung dalawang guest. Okay. Yung sa muna ng bunod po, bibigay na lang po ni Alpa later, okay? Ito na po hawak niya. Patagdagap pa po niya. So, ito po ang bunod natin. Walo na lang. Guest kayo or hindi, 1,000. Okay? Para naman, sabi ng admin, saan ka mo? Winnie Predo Asayas Jr. Wina. Ay, sayang. Okay? Tugulog. Mark Chu. Mark Chu. Ay, grabe, sayang. Pumus pa lang. May dalawang 5,000 pa tayo, di ba? Yes. Relax lang po kayo. Sayang. Congrats pa. Minutes. Si Alona Sarigumba. Ayan. Masawa niya ang homes. Ayan. Okay? So, diretso na lang po yung kay Ali po pagkatapos ha. Thank you po. Si Rap. Ito. Ketuya? Retuya. Rainian. Rob Jan, Rainian, Retuya. Marami, triple R. Last five. Kenneth Sibonga. Kenneth. Wala na? Sayang. Saan libo dito? Saan Bill Ares? Homes. Last four. Richard Hinalo. Sir, ma'am, homes kayo? Ano po yung homes yun? Asa. Sir, homes admin? Homes na. Saan? Sa Hinalo. Na? Hinalo na. Okay. Yung homes, sir. Yung homes? Manga yung... Certo yan. Ferlino Laura Marie. Ferlino Laura Marie. Wala po? Wala. Sayang. Roger Tim. Masabi ko si Sanjay. Kapalit niya na. Arthur. Last two. Edgar Sarelo. Hindi kayo interesado sa 1,000 naman. 25,000 na yan. Lenny Ureta. Wala po? Wala. Brian Poon. Brad, sorry ah. Hindi ko talaga sinasadya pa eh. Sinabi talaga ang bumunod. Okay. Sir, bagong ligo. Okay.
Okay na. Okay. Plano na mo? Ten. Isa. Sabay. Eric. Nako, sayang itong huling mga bubulit. Para pang 5,000 ito yan. June Posas. Muy na. Ay, sayang. Isa na naman. Jabi Birui Luri Jabi Jabi, wala po? Byron Bomon. Okay. So, wala pa kanya po. Punta po kayo kay Miss Alpha para maklaim yung inyong... Na-picture lang po muna. Yung official photographer ni MVP, Chantal and Demi Ward. Okay. Okay, this is for host operators. Okay, waiting ko lang po ha. Admin or homes operator yung dalawang 5,000. Okay? Clear lang po ha. Alba. Ay, kung gusto pumila, pumila na rin. Okay. Napakasabago. Bago ba? Bagong homes yata ito. Ma'am Sheila Calmelontes. Wala? Wala na. Ang buwetas. Sa homes to, ha? Ano nangyari? Admin ng homes or homes, ha? Annalisa Rufil. Parang pangalan ng mga lusot ko, kuya. Ba't napunta dito? Meron. Ma'am Josephine Sarmiento. Homes to, ma'am? Yes. Homes yan, under me. Ha? Bago. May pang-boost na. Dito po kayo, ma'am. Yeah. Down name ni Sir Eric Niño. Bagong homes din daw. Sir John Paul Basco. Bakit ka, sir? Downline ni Ryan Bull! Grabe! Congrats, ha? Grabe. The NBS family! Congratulations. Ay, picture lang ba? Maybe. Ma'am, ayaw niyo ba? Ayaw po, ha? Okay. Okay. Teka lang, huwag po kayo sa aking pag-for yung kasunod ko. Okay. Yung 3,000? Okay, pangalan ko yung... Ah, ito. Sige.
Ma'am, sir. Maraming salamat po sa time. So, hindi pa tayo tapos kasi wala na si chairman. Wala na? Wala na tayo magagawa niya. Wala na si chairman eh. Okay? So, baka po yung susunod sa akin, may magpaparapot. Okay, before I end po, maraming salamat po sa inyong lahat. So, meron lang po kaming natawagin para sa aming closing remarks. So, palakpakan po na natin si Sir Warren Lumantay. Maraming close po natin. Maraming salamat po. Ups! More! Huwag niyo pong bibiruin yan, mapagbigay po yan. Pay out pa naman today. Mayroong gabi, lights on. Oh, bisaya ko po. Tingnan ko ba. I was born and raised in General Santos, Dobis in Manila na. Pero bisaya ko kayo po. Siguro, I just, wala ko kabalo na ako'y park karong gabi yung una. But siguro, gusto na ako i-inform tanan in advance that I just started to do MDP Ventures. Kasi for last year, nag-focus ko sa MDP World as VP for Network Development. But now, starting few weeks ago, I started doing MDP Ventures and Chantal also. My focus personally is to develop the international market so that guys, kamutanan, kitatanan, makasugod ang market sa international. Because with MDP World, that's where my team focus. Ang expansion ng demo na ako o demo na ako with my team sa MDP World, we develop na ako internationally. So, we're opening first week of May. Available na ang products na to, no, sa Ventures, starting first week of May. Actually, ilupad na ang products dito. Nanat at Tacoma, Nanat ay Regine sa Hong Kong and Macau. We're just waiting for the system na mag-mine. So, starting first week of May, prepare your quad, pwede na matarget dito. Just to share with you guys, sa Hong Kong, kusog kayo ang product na to, katong product na to sa atong sister company. So, Hong Kong kay nga naman, ang experience ang nako, dire sa Philippines, mas dagan ang how much. Sa international, mas gamay ang how much, mas dagan ang palit. Oh, mas gamay ang kwan. Very good, di ba? Taas ang kwan, no? Kanya, kalasan, magsulti lang sa'yo, mag-PM ako. But sa international, ay, no, gamay lang ang inquiry pag mga paspas sila mag-design. Because, relatively speaking, ang presyo nato sa atong products, barato lang sa ilahang. And normally, they will not buy one. Normally, they will buy multiple bottles. So that's why ako, ang suggestion ako, try to start training your admins. Targetan ninyo sa international. Amo, sa TV, ang target naman sa international, mga OFWs. That's why dako akong team sa international ng mga OFWs. Okay man, i-target ang international, decent as SME actually, di ba? Kay Mr. Mahomes man mo. Pwede mo mag-iapon magkuha homes dito o SMEs. Dagan dito, kaya nila mo on because dropshipping man ta. No? So, bisag si DH, ang DH, taganta mo kay Diaz sa Hong Kong, for example, the whole day na sila sa balay, busy na sila in the morning, after makalimto na, available na sila or wala na sila yung on the whole afternoon at the evening. Pero di sila kagawas. Bawal man. So, but masabot, the entire afternoon, pwede good kaya sila magbaligya. O niya, ganito sa platform sa MDP, dropshipping man. Maligya ka, company mag-deliver, company mag-fulfill. So, if you want to build, siguro ang ani lang akong i-share po sa inyo because many of you, I noticed that you're focused in expanding your own homes. Nagpanaglan mo ang admin. Ako, since networker ko for 24 years, when I joined the MDP team, akong gini mo combination. Meaning, nag-set up ko the admins mo na ako sa una, o niya, but at the same time, akong gini mo, nag-build po ng network. Nag-build po network of offline sellers. And then, nag-build po ko of mga negosyante na nag-operate ng mini call centers. Actually, I have in my team sa Picasso Company na mga call center operators po sila. So, tagaan talaga mo tips. There are so many ways to market this business. Call center owners, if you know call center owners, mga SMEs, small and medium sizes, actually perfect po sila ng market. Target ninyo as inyong homes downlines. You know why?
Because our operations are normally from 12 midnight to 12 noon. Meaning from 12 noon to 12 midnight, nakatiwang-wang lang ang mga computers nila. And the moment you explain to them the opportunity of homes, matingala sila sa potential sa business. Because it's way, way, way bigger, you know, in terms of opportunity than sa ilang income, sa ilang existing business na namaligyan sila for foreign companies. You'll be amazed. So, ang mga suggestion sa inyo, guys, try to explore. No, don't limit yourself in just expanding your admins. Try to share the opportunity to other people, no, to build also their own homes. Guys, right now, to be honest with you, with world, I'm earning over a million a month, zero ads cost. Why? Because I'm earning to infinity. Because I'm the first platinum of every viewer. Take advantage of that because MDP Homes has that program also. Diba? If you're rich, anong rang na yun sa iyo? When you reach diamond, you have 10 pesos arigin to infinity. Did you realize that? Nasabtan na ba niyo ang marketing plan sa homes? Yes. Some of my experience of earning 7 figures sa world doing nothing. Actually, since November, retired ako. I have not been doing anything. Nag-busy na po sa Give Dog Shows. I stopped working after 9 months na grabe ang pag-build na ako. Toyo ko tipong Pilipinas. I built also my network internationally. My team is into 30 countries. So, nilupad ko sa mga country ang katumpikas na ito na brand ng glutathione. And because I'm really into leverage. Because whenever I get involved into something, into a business, I always ask myself, how do I get to leverage this opportunity? Because I don't know with you guys, I just so love time freedom. Earning money while you're resting, earning money while you're at home, or earning money while doing your passion. Like me, I love dogs together with my family. That's why we're very active sa mga dog shows karon. I'm able to do that because I was able to build my network. And every single day, I have at least 10 pages of transactions in MDP World. Can you compute? How much is that in terms of income? Natuko ba na member ko dito sa sister company na ito? And right now, my focus is to build because medyo na-bore ako for 4-5 months, wala ko ginihimo. So I'm starting to build again with MDP Ventures. And yun nga, the first that we did is, sabi ko, nakita ko opportunity, na-experience ko opportunity of international market. Mas madaling magbenta doon. My team, ang team ko po sa world, naka-focus kami sa promotion sa international. I'll tell you something. When I first learned online in 2015, no, I was mentored by the chairman. No, sila chairman, nagtuturo na ako palibalik-balik ko sa kabanatuan. When I got tired doing offline, the chairman invited me, alam siya, by the way, ako gumag-offline, kaya hindi ko kayo bawa mag-build offline. Ano ko deal? One condition, teach me how you're earning millions sa online. Alam ko, sige, deal. Done. So in short, balik-balik ko kabanatuan, I tried to master online. Now, I am not an expert. Many of you are better than me maybe when it comes to online. But there's one thing ako nakita ang opportunity sa online. Alam ko, paano ba nag-work ang boosting? Diba? Una, bidding. Tama po? Bidding. The more people nag-advertise, the higher the cost. Tama ba? And the lesser the market share. Correct? Are you there? Yes. So, in the Philippines, there are so many players sa e-com. You're not the only player sa e-com in the Philippines. You go to other companies, there are already a lot of players, e-com players, in the Philippines. That's why there's Facebook Philippines. But did you know that there is no Facebook Hong Kong? Did you know that there is no Facebook Taiwan? Did you know that there is no Facebook Macau? There is no Facebook Japan? Did you realize that? Having realized that, sabi ko, sa team ko, nung nag-build ako sa sister company natin, sabi ko, hayaan nyo yung ibang tao makipagbakbakan, makipag-agawan ng market sa Philippines, tayo mag-develop ng market sa labas. And that's the secret why I have a lot of downlines sa kabila for earning 100,000 plus
na kahit 100 pesos ang budget, believe it or not, 100 pesos ang budget, makabenta ng more than 100,000. 100 pesos ads cost. Ang sales, 80,000, 90,000, 100,000 with ads cost of 100 pesos. Bakit? Walang kalaban sa boosting. Mag-boost ka doon, mag-budget ka ng 100 pesos, daggan inquiries sa Philippines, mag-budget ko ng 100. Can you relate? Nakakaya mong utangam, nakakaya mag-how much sa 100 pesos niyo? Ah, you'll be surprised. You'll be surprised because abroad, internationally, ang 100 pesos mo malayo ang makakating. Why? Again, going back, bidding po ang ads. Bidding. So in short, pag bidding, nag-bid ka ng 100, wala kang kalaban, first si Facebook, ibigay sa'yo ang plus 8. Plus 8 clients. Ibigay sa'yo, kung sa TV pa, ibigay niya sa'yo price pack, alas 7. Sa gabi, news, di ba? O, ibigay niya sa'yo price pack, kahit yung bid mo lang 100. Bakit? Walang nang ibang nag-bid. But in the Philippines, there are so many people who are bidding for the same spot. That's why costs in the Philippines are soaring up. Did you know that some other players in the e-com in the Philippines are budgeting 6 figures a day? 50,000 pesos a day is ordinary to some people in the e-com. Our competitors in other companies, no, na ilang mga budget. Ay, if only budgeting 500 pesos, ano mangyayari pagdating sa bidding? Kuhan nyo yung budget? Law of supply and demand. No? Malaki ang supply doon ng customer, konti ang nagsusupply. Oh, dalawa lang po yan, pinag-aralan ko maigi, economics and yung law of bidding or the principle of bidding. Kaya sabi ko sa team ko, let's focus in the Philippines. Let the others sell or develop the market in the Philippines. We focus internationally. That's why kami, nag-set up kami ng maraming supply sa international. And that's exactly what I'm bringing here sa MDP Ventures. But it's not going to be limited in my team because I'm going to share it to everybody. So, binaumay lang ni Sir Julio ang system na ito. Actually, ang products has been flown there 2-3 weeks ago. 2 weeks ago. So that's already, there are already products there. Actually, my team was already selling, starting to sell in Hong Kong and Macau. Actually, in other countries also. So system will be done. Kanina, pinag-meeting kami May 1st. Pwede na mo magbaligya. Makita na ninyo sa system ang Hong Kong. Makita na ninyo. Now, karon pa lang, akong suggestion yung mga eksunan, kamo pa lang, karon sugda na ninyo, pag-start na mo, isang organic lang, or magsugod na mo, magkuha og likes sa Hong Kong and Macau. So that when the system is up, when Hong Kong is uploaded sa system na ito by first week of May, somehow na mo yung traction sa Hong Kong market. Huh? So, Hong Kong together with Macau. By the way, in Hong Kong, ang sistema, para lang na mo yung idea in advance, ang sistema din sa Hong Kong is bilhin COD. Pick up. And in Hong Kong, our country stock is there, my downline has 3 offices. So mamili na lang niya ang inyong customer kung asa sila doon with 2-0 pick up. Di man po sila mag-deliver sa balay. Kaya masuko manilang amon. Muna normally, ang transaction sa Hong Kong, delivery is every Sunday yun na baka yun. Masa ganun ang lugar sa Hong Kong? Karang tabayanan sa mga Pilipino dito? Central. Central. Yes, we have a branch in Central. And 2 others. So 3 branches or 3 offices in Hong Kong ang available para sa inyong tanan, para sa mga customers niya. Kung asan doon, dito silang pick up dito. They can pick up anytime, ha? 7 days a week. Ang volume lang yun sa transaction sa every Sunday. Now, for some of your clients who may be interested for an extra fee, I think mga around 200 pesos, pwede next day delivery. For certain clients, although majority pick up yun siya. In Macau naman, it will be serviced by the same country stockist na to sa Hong Kong, doon raman ang Macau. So Macau naman is mid up. Itong plaza nila dito, katong ruins, bida dito. San sa San Malo, yes. So San Malo, may tambayan ng mga Pilipino din doon, doon plaza, then doon normally nagpipick up din. Okay? Second country that's in the pipeline, we're finalizing ready, but there's already a solid commitment, is Korea. Kung maaalala nyo, yung especially members ng MDP World, unang bansa sumikat po si Kirei is Korea. That's why we destroyed the market. Nakabing yun. Tupos ba na niyo ba eh? Kaya that's why we were able to somehow
tackle the market of front row because it was a front row country. Yung locks na gluta natin. Pero ngayon, nawalan lahat yun. Pinalitan ni Gray. Now, yun din ang isang market na itatap natin. So after Hong Kong and Macau, it's going to be Korea. Then after Korea, it's going to be Japan. And then there's already, I think we already have stocks in Singapore as well. So yun po yung mga bansa. You know what? Let me tell you this. In Japan, where there are so many entertainers na mga Filipinos, okay, they will not buy one bottle. Normally, three up. One client. That's why normally, yung package na yung 4,980 sa kabila, yun ang madalas na bibenta. That's why I have a lot of downlines in Japan. Malakas din yung organic po nila doon. Abutan ng brata. Kaliwahan. Because you know why? Four bottles is so cheap for them. Di sila bumibila ng isa. Saka, maganda pa dito, repeat customer, patakaw sila ng lumaklak ng glutathione. Hindi umiinom ng isang kapsula isang araw. Nakuha niyo ang point? So, marami ang initial volume. Pangalawa, malakas ang repeat. Malakas ang repeat because they're taking so many every single day. And based sa prices sa mga glutathione that's available in Japan, example, ours is very cheap. Okay? So yun po yung mga markets na dinidevelop natin ngayon. That's what I'm bringing with MDV Ventures with me, yung network ko sa Asia. Initially, Asia. I'm working also with Malaysia and hopefully Thailand also. So, Taiwan, by the way, kasama na siyempre sa listahan, ang Taiwan. So, Taiwan is COD. Japan is COD. Singapore is meet-up. So, yun po yung mga bansa na available. Now start in all those countries in Asia that I've already mentioned. On May 1, me and CEO will be talking to someone who is interested to bring Regine and Tacoma to US. So somebody is interested to get the country stockship for US also. And that's going to be on May 1. I'll be meeting with the guy, with our CEO and the chairman on May 1. So pray with us so we can bring the products to US also. And all these countries that I mentioned will be available for all of you. Because I know, personally, me, because I'm also advertising, I know that in the Philippines, medyo bugat-bugat na ang cost, ads cost. Do you agree? Yes. Masurprised yun po because in abroad, ads cost is so cheap. So cheap. Ma-remember mo ang costing sa ads sa international, I can remember. Sino na nag-advertise sa 2015? Wala. Ha? Wala pa? Yung mga ads cost mo, yung engagement mo, for example, 25 cents, 15 cents. Hindi nyo na na-experience yun? Para naranasan nyo sa international. Ulit. No? Because wala tayong kalaban doon. Wala gano'ng nag-advertise. So anyway, guys, that's my suggestion to you. If you're interested, start gaining traction dito sa countries na to. Siguro you can start accumulating followers. No, you can advertise your page. Or start advertising, info lang, muna. No? Doon sa mga bansa na yun, so you can start already gathering. You have 1 week para magkagain ng traction. So that pag up sa system, meron na kayong mga claim doon sa abroad. So we are expanding, that's the good news. We are expanding MDV Ventures. We're bringing the products globally. My goal is to bring this again to more than 30 countries in the next 3 to 6 months. Dito sa MDV Ventures. Now, being a networker, no, because professionally I'm an accountant, I'm a retired banker, I was also an investment manager sa bank. I was able to retire early because of networking. Building is really my passion. And I love building offline. Natutunan ko lang po online noong 2015. That's why ito, encourage ko kayo kasi na-observe ko lang sa inyo, I've been to Cebu several times, I've attended this session several times, you're not growing as fast. The number of franchises, hindi gano'ng mabilis ang pag-grow. The MDV world, my downline is about 10,000. Giving me 7 figures income, even up to now, every month, na hindi na ako nagtatrabaho since November. Ito lang ang suggestion ko sa inyo guys. You go home tonight and start calculating. What if, guys, let's just do some numbers.
What if I have 100 downlines who are also homes operators? Sino po may calculator niyan? Bigyan mo lang kayo ng ano, bigyan mo lang kayo ng simple calculations. Kinsay na calculator niya? Gawasan ko no. Kinsay pwede mag-volunteer? Bina ko no, paliw. Sa cellphone. Cellphone na. Kinsay, hey, paspas. Nana, nana. Okay. 100, for example, yung 100 downlines na, ano? 100 downlines na homes operators? Times 10 admins each. So, tila na tayo 10. Okay na? One operator na po? Yes. Times 10 admins? Mamaligya na pulo ka regime sa adlaw per admin. So, 100 times 10? 1,000. Times 10? 10,000. Times 26 days? 16. Times 10 pesos? 10 pesos yung override sa regime, tama? Open 6. Pila? Open 6. Pila? Open 6. 2.6 million. Okay na sa inyo, dungag sa income niyo from your personal admins, 2.6 million naman? Yes! You're not seeing that, right? That's why open your eyes, start building. Start sharing to friends. Start sharing the opportunity to friends. Huwag kayong maging selfish. Try to share. No, you're not competing. You're expanding your market. You know what? Abundant mentality lang tayo. Look at this, guys. Look at this, guys. Because I've encountered some people who do not want to share the opportunity to others because makumpiting siya kuno. Tama? I've encountered some people like that. Imagine niyo to. Isa lang atong ama Andre sa negosyo. Kinsa man siya? Si Luel Magdadaro. Considered as the father of online marketing in the Philippines. I've been telling people in the networking industry this. Imagine mo kung si Luel Magdadaro naging matakaw at hindi isinare yung online business. Palagay niyo may online marketing kayo sa networking industry ngayon? Ako niyo yung point? Now, my question is this. Unselfishly, because I used to visit him sa Kabanatuan, different networking companies, different owners, president, CEOs of different networking companies, top leaders of different networking companies, mato sa iyong office o sa iyong restaurant sa Tarlac, magpadudlong, libre. Siya pag yung magpakaon. Question. With that kind of mindset, is Luel being blessed? Yes. Hello? Yes. Is Luel being blessed? Yes. Is he not the biggest earner in this company? He is. He is. That's what you get when you have that abundant mentality. That's why my challenge to you guys, go out there, don't be selfish, because you won't be able to market everything. Unang-una, magkano ba budget mo sa ads sa isang araw? Diba mo? Kung nagbabudget ka ng 500 pesos personal, pilara na ka-reach. Huwag ninyo? But, if you share that to 100 friends, who everybody will be budgeting 500 pesos, 500 pesos times 100, may imagine you reach, lumawak ba yung market mo? Yes. That's the power of legends. Huwag ninyo? Magdinalo ka, hindi na ko isyuri, magpupitin siya ta. Di ba? Kung pinin 500 mo, ma-reach siya, sabihin natin 1,000 people. Eh kung 100, half million or 5 million people ma-reach you in a day? Now, let's do the Pareto principle. 20% closing rate. Di ba? O 5 million people, ma-close ang 20%. Pila ba na? 1 million? O 1 million times 10 pesos ang imong commission. I'm just playing with numbers. Pasensya na kayo. I love numbers because I'm an accountant. And that's exactly what I want to see. I want you to see what I'm seeing. Go for the bigger income. I have a lot of friends here. For example, sa XP. Parehas man asa XP. Oh, no, narin ka rin ba yun? Nisi ba? Para maging nanti ka. Sama na po, builder, offliner. Di ba? Bugay na, more than 10 years pa sa mga offline. Go out, start sharing the opportunity with people. You know, based on experience, if you have a setup, it's easier to recruit. You know why? I just post on Facebook, my very simple setup, and friends come to my house.
Because what when I started doing online in 2015, hinatay ko yung sala kung bumili ako ng limang computer. But before I did that, ako muna. Ignoramos ko sa unang panahon, nanay post ang ads. Pag ads na ako, limang nag one inquiry per second. Kunya, ako rin, gato ba? Pag naawin mo, natutok. Naawin mo, tutok. Hindi na ako matulog. Ay, wala ko kay bawang nanay post ang ads. So then after me, I involved my wife and my kids. And then after that, I hired admins. And then eventually, nung mayroon akong admins, mas madali na mag-recruit. Because yung sinuturo ni Juan, ay sa kabila pala yun, tinuro ni chairman kanina, people look for proofs. Now, you guys are already so many millionaires sa MDV Ventures, it's easier to share the opportunity. Pag meron ka ng proof, mapakita. Actually, icons of the industry, me and CEO, we had a meeting with one of the biggest icons in the offline industry. The husband is a doctor, medical doctor, and the wife, they're big names in the industry. You know what? They've been observing me speak us for the longest time. I did not recruit them. The wife sent me a message, why? Pa-share mo sa akin yung ginagawa mo yung online. And they paid their homes a franchise before we left for Cebu. And this morning, naka sila sa office to do the training. And I know, once na-experience nila, ma-embrace nila ang pag-ayo, and they learn the ropes, online, ano, they will really explode. They will really explode. Guys, you go home tonight, try to do some mathematics. Bigyan ko yun, ano? What if, you become abundant mentality, and you start sharing the opportunity, the hopes opportunity, to your friends and to your friends' friends? Is it possible that after 12 months, there will be 10,000 admins under your organization? Is that possible? Yes. I have 10,000 people under my organization in our sister company. I did that for 9 months. If there are 10,000 admins, mamaliga na lang isa ka, kere, pere, sorry. Sorry, nag-practice pa ko. Mamaligyan na lang natin isa na nag-regime at low. Wow, that's 10,000, right? Nag-Jesus. Can you imagine that? Why are you satisfied with 1 million, 2 million, 3 million, 6 million sales in a month when your team can do 100 million? Yun ang may Jesus. Because that's only your override, right? Marami mo yung override, these pesos. But I sabi ko nga sa inyo, sa kabila, 10 pages of transactions every single day. Leverage. That's why I'm able to retire. Now, I decided to retire from retirement. I'm back with Ventures. And I want to start to build my team here. So Ventures. And my goal is to have 10,000 keyboard warriors under my organization in the next 3 to 6 months. Kaya sabi ko, umuwi kayo mamaya, start doing calculations. What if I have 1,000 keyboard warriors under my organization? 1,000 admins. Deal na kay 10 pesos. Kada box of regime. That's substantial income, correct? And the beauty there is that zero ads cost. Okay, you're able to spread yourself, duplicate yourself. So try to duplicate yourself, yun ang encouragement ko sa inyo. Marami, sobrang dami yung binigay ng company na opportunity for you, ways to earn. Huwag nyo sayangin. Don't be contented with the first way to earn, which is retail profit only. While it is good, I'm not questioning you guys, while it is good, but that's just another form of a job. Do you agree? Sorry, ah. If you try to exchange time for money, that's job. You got yourself into business, but your current practice is still exchanging time for money, then you just got a job for yourself. You're not into business. Because si Robert Kiyosaki's idea niya ng business is, I am not exchanging personally time for money. Because people work for me. Unless your operation is already so big and you have office managers who run the business for you, then you're already a businessman in the real sense of the word. Meaning, business ikaw magtrabaho, you earn money.
So, yun lang ang encouragement ko sa inyo. Try to expand your vision, expand your horizon, go beyond Cebu, go beyond Philippines, because there's a bigger market outside of the Philippines. And they have higher buying power than us. And our products are very cheap. Okay? So, don't believe what I say. When you go home tonight, try to do some calculations on your cell phone, on your calculator, and you know, we'll see eye to eye the next time we see each other. Because you'll get to know and prove that what I said and shared with you is true. Well, if you're in doubt, you can check my account and I'll show it to you. Even talking to you right now, Mr. Earning Money. 10 pages a day. One account. Hindi kasama yung account ng wife ko. Pareho kami platinum. So, yun lang po. No? Okay yun. You expand your own number of admins. That's one way of leveraging. But, kung time and financial freedom, hanapan mo ng paraan na hindi ikaw na nag-exchange ang time for money. Mag-leverage ka na rin siguro later on. One of your admins, maybe you can promote as supervisor or manager. Okay? Just like sila CEO, sila chairman. They have hundreds of admins. But are they the ones managing the admins? Now what I'm just saying with you guys is try to experience also, masarap po maging retired. Yung retired ka na, you get to do what you want any time of the day because you get to leverage on the people, you hire people, that's one way of leveraging. Sa akin lang, hindi ako nag-limit doon. Actually, I'm rebuilding my own admins also in Manila and in Olongapo. So, and in general, Sampo City. Because in partnership with a sister, ang wife ko rin kasi mag-graduate niyo yung panganay ko, wala na siya babantayan. So I'm putting up also admins for them. I just love the idea of earning money without me really getting them working. But of course, hindi mangyayari yun if you will not start sharing. Yun lang sinasabi ko. Sa 12 ways to earn ni CEO ng homes, huwag niyo i-limit yung sarili niyo sa 1. Meron pang 11 na pwedeng pagkakitaan. Pagkakitaan nyo yung sayang. Especially yung overnight to infinity. 10 pesos, 10% to infinity. Try to work on that. That's where I'm setting my eyes on. Because I've already experienced in the previous company natin, in our sister company, na talagang masarap kumita na malaki na hindi ikaw talaga nagtatrabaho na everyday. No? So, yun lang po. Maura to, mga eksona na gusto namin share sa inyo. I just wanted to expand your horizon, expand your vision, and then, while a lot of you are earning, mayroon pang opportunity to earn more. Yeah. We want that? We all want that? Who wants to grow their income from the current level? We all want that, right? And you can do that effectively, efficiently, by simply sharing a life-changing opportunity called homes. Mayang gabi. Christian, look, Christian. Okay, so, guys, daghang salamat. Murang galas dosi na. It's time to go. And then, supportahan nyo natin ito ang program sa opisina. Imbing sa Tordi, mag-post na ko sa calendar of events. Ha? Maraming salamat and then get blessed. Ingat.